So ito na yung laman. Wow, ang ganda. Very solid. Pipihitin natin. Yun. So yan yung comparison, guys, from stock na fog light versus yung knob sight. Ay, natuwa si Mrs. Lumabas na yung ngipin niya. Nakasmile na. O, labas naman tayo. So yun yung nasa loob ako, guys, ha. Ito. Meron akong light tint na 3M. Ito yung warm light, super white, yellow. Welcome to the vlog. And ngayon, napapansin nyo, yan, yun yung expander ko. So magpapalit ako ng LED na light na bili ko sa Lazada. Actually, ito lang muna yung kakabit ko. Bumili rin ako ng H4. So this is the knob sight. Budget-friendly na LED bulb. Parang pang-replace dun sa mga halogen. So yan, mapapansin nyo, yung fog light lang muna yung papalitan ko ngayon. So yun yung buga niya. Yan. So fog light lang muna. So this is the 13,000 lumens and 60 watts po siya. Nakuha ko lang to. Nasa 1,100 plus. Si brother kasi narecommend ako ng Kion Sondra kaso ang mahal eh. Nasa 8,000 yung LED. So yeah, guys, unbox ko muna, papatok ko sa inyo loob, then to testing natin. Or kakabit pala natin, papakita ko sa inyo paano mag-install dito sa 2020 model na Expander GLX. So let's unbox mo na yung binil ko sa Lazada. Put na lang yung link sa description, guys, if you're interested. Meron din sila sa Shopee. Okay, so nabili ko siya around nasa 1,100 plus. So yeah, may free nga pala siyang park light. So, mag-upgrade na kasi ako, guys, kasi nung nag-camping kami ni Mrs., nagpunta kami na tanay ni Rizal na day tour lang. Nahirapan akong makita yung daan kasi nga naka-medium tint ako. Tricolor kasi, you know, baka pag nagsawa ako sa warm light, then gusto ko ng all white, mga ganun. So ito na yung laman. So ito nga pala, so this is H8, H9, tsaka H11. So yung expander kasi na 2020 model is H8. So fit siya sa H11. So this is H11 nga pala. So this is the product manual. So ito na mismo yung LED. Yung H11. Wow, ang ganda. Very solid. Ganda na finish. Tapos may mini fan or active cooling, guys. Ayan, meron siyang mini fan dito. So, dalawang cooling yung ginagamit ni Knobsight dito, which is yung active, yun yung mini fan, and yung passive. So, itong ano, I think this is heatsink din para ma-cool down yung pinoproduce nitong light. Di ba, nagpoproduce ng init yan. So, and also meron siyang ballast dito, which metal din. So ito, umiinit din to. It acts as a parang heatsink din to. So per LED, meron siyang ballast. So yun lang yung laman, guys. So ito yung socket niya for the H11 or H8 manual. And that's it. Yun po yung laman ng tricolor na knob sight. So ito nga pala yung model, N61T. So taking a closer look, guys, ayan yung heatsink niya, may mini fan dito. So nga pala, this is IP68 waterproof, knob sight na brand, right here, ganda. Quality yung gawa, guys. So tricolor, dalawa magkabilaan. Start na natin. Bali yung wrench is 10. Meron siya sa ilalim, guys. So number 10 yung ano, isang, bali expander 2019, mga GLX pwede siya. Sugutin nyo lang to dito. Yun. Gagamit lang kayo ng screwdriver. Actually, ilan ba? Dalawa. Yung meron pa. Tatlo pala. Tatlo pala yung screw. Bali, tatlo siya. And so, nakuha nyo na. Yun, hugutin lang natin to. Yun. Yun na. Pipihitin natin. Yun. So, ulitin ko lang, guys, ha. So, ganyan. Tapos, ito. Tapos, pa clockwise. Para makuha nyo tong. So, ito yung brand. Osram. 12 volts, 19 watts lang. Ah, bali H16 yung bulb. So, kakabit na natin. So, now. Ganun lang yun. Ganun lang yun ikakabit. Sobrang dali lang. So, yun. Kikable tie ko na lang siya dito, guys. Dito. Okay. So, nakakuha na ako ng zip tie and side cutter. Yun. Kakabit ko na pala dito. So ito may, meron siyang sa taas para malak. Yun, nalak na. So kabit na natin. Ngayon, ito, zip tie na lang natin. Mamaya kasi kumalampag ito eh. Make sure, guys, na mahaba yung zip tie nyo para walang problema. O ganito. Isang zip tie lang. Makapal naman yung zip tie na ginamit ko. Okay, solid.
Nice, hindi gumuga. So, kabit ko lang muna ng ganito, guys, para mamaya. Tapos, is dalawang screwdriver muna. Para lang matesting natin kung okay yung buga niya. Okay, guys. So, try lang natin. Baka magkamali ako. Gago, nasa pataas. Nasa taas yung ano, beam. So, mali yung kabit ko, guys. Yan, guys. So, try ko lang muna to. Kanina kasi, naka-horizontal. Ay, horizontal ba yun? Ay, ngayon naka-horizontal. Kanina naka-vertical. Try natin, guys. Yun. Okay na. Okay na, no? So, yan yung comparison, guys, from stock na fog light versus yung knob sight. Ito na ako dun sa may right side. Same lang din yung parang may lock na yan. Dito yung sa may lock. Ito itatapat nyo lang to, parang yung notch na yan. Tatapat nyo lang dito sa may lock na yan. So pag natapat nyo na, hintay nyo lang parang may magkiklik. Yun, nakalock na. Yun, safe na. Cut. So, nakaganito yung sa akin. Tama ba? Nakapaling eh, no? Try ko lang yung ganyang config or orientation ng LED para siya nakapaling. I-align lang natin siya later. Takit sa inyo. Okay, so try natin, guys. Ilaw natin. Park light. Yun, lakas. Check natin. Tabing inga. Lakas pala. Putik na yan. Lakas. So, mas okay yung tagilid eh. Tama ba? Ang lakas oh. Oo nga, mas okay yung tagilid. Pipihitin ko lang din to. Oo, kasi may blind spot dito. So, pipihitin ko lang din. Tuturo ko sa inyo yun. Kung naka... Guys, mali ako. So, try natin nakaganito. Yan, nakaganyan siya. So, yung sa right side nakaganyan. Ito naman nakaganito. Okay, so check natin. Ayun, okay na, guys. Nice. Yun. Okay na, no? Ganda. Okay na, guys. Naayos ko na. Okay, so try naman natin. Nice, nice, nice. Mas malakas pa yung... Mas malakas pa yung fog light ko sa headlight eh. Pero magkapalit din ako sa headlight, guys. Hindi mo na ngayon. Okay, bago ko i-close yung kaha, kung napapansin nyo, yung direction ng LED is nakaganon siya. So, kanina kasi nakaganyan. So, nakaganon. Ito yung sa may left side. Kaharap ko yung sakyan, okay? Dito naman sa may right side. Para guys, magka-idea kayo. So, nakasalubong. Okay, naganyan. So, nakaganon. Parang yung eyebrow natin. So, nakaganon siya. So, ganyan yung settings or ganyan pala yung orientation nung LED. So kasi nung tinry ko kanina na nakaganon, nasa taas yung ilaw. Pakatawala sa inyo, ngayon si Missy siya yung naghahawak ng camera. Papakita ko lang for the first time yung ilaw. Tiring! Lakas! And, super white. Tama ba? Warm light ba yan? Tiring! Ayan, natuwa si Mrs. Lumabas na yung ngipin niya. Nakasmile na. Matutuwa na yan kasi hindi na siya madidiliman dun sa ano, Marilake Highway. Okay, let's try the fog lights, guys. So, paano siya papalitin, Christian? Pag papalit kayo ng color, on-off nyo lang. So, yun yung yellow. Ito yung warm. So, feeling ko yung warm is mas maganda yung light output niya compare sa super white and yung yellow. So, labas naman tayo. So, yun yung nasa loob ako, guys, ha. Ito. Meron akong light tint na 3M. So, check natin. Yan, labas. So, ito yung warm light. Super white. Yellow. Grabe, lakas na, no? Hindi pa ako naka-headlight yan, guys. Okay, sayang. Warm light tayo. Okay, so ikot lang natin, guys. Try lang natin yung fog light sa daan dito sa village namin.
So yan, simula muna tayo sa super white. Okay? Then observe natin yung light output niya. Naka-scatter naman siya. Check lang natin baka may masilaw kasi yung alignment nito is naka-proper alignment naman. Check lang natin kung may makasulubong tayo baka may makasilaw tayo. Okay, so yung super wide palit tayo. So this is the yellow. Ano yung ginawa nila dito? Sikip pa. May ginagawa ata dito. Paparenovate. So yellow, palit tayo. So yun yung warm light. Ganda ng buga ng warm light actually. Mas ano siya? Mas wide. Tsaka ayun no. Diba? Ano? Mas maganda yung buga ng mas malawak yung light output. Nasasakop na. Tama. Nasasakop ng warm light. Yan. Fog light lang yan guys ha. Fog light lang yan. So eto, ipapakita ko sa inyo yung headlight. Kinabit ko na yung headlight. Stay tuned for that. Lakas eh no. And yun yung headlight. Pinatay ko lang. Pinapakita ko lang sa inyo yung fog lights. Okay. So ikot lang tayo. Balik tayo sa super white. Kahit pag madilim, kahit hindi ka na mag-headlight, okay, nakikita ko yung daan actually. Kita ko yung daan. Pero kung napapansin nyo, dito sa may right side, pag naka-white siya, is hindi ganun nakaano no, hindi mas lamang dito sa may left side, kung napapansin nyo guys. So yun yung sa super white. So switch tayo to yellow. Yung sa yellow naman, nawawala siya dito sa may konti on the left side. Parang medyo hindi, meron din pala. Pero hindi siya ano eh. Parang alam mo yun no. Ah, meron pala. Hindi lang malawak no. Yung hanggang dun sa may ano, front. Madilim na. Kasi pang headlight na yan eh. Yung spot na yan. Ayun, pang headlight na siya. Pero when we switch to warm light, ayan. So maganda nga yung output ng warm light. Ayan. So naka warm light tayo. Mas maganda nga yung warm light guys. Pag ayaw nyo gumamit ng headlight ah. So far okay yung warm light. Pero ako kasi, ba't ako nag tricolor? Kasi pag nagsawa ako sa isang ilaw yun, pwede ako mag switch to warm light. Ganun. Super white or yellow. Pag umuulan din kasi, maganda yung yellow, di ba? Naka all weather tayo. Ayan. So dapat may makasulubong tayo eh. Mawawala tayong makakasulubong. Puro aso. Okay. Yeah, super white tayo. Ayan, napapansin nyo na guys ha. Pero yung sa alignment ko naman so far, kung susundin nyo lang alignment ko, so far okay naman. Or ewan ko lang kung baka may mali sa alignment ko. Pero anuhin ko pa, update ko kayo guys. Pero so far naman yung alignment ko, yung kanina dinouble check ko naman. Kasi nung unang kabit ko is nakaangat. So far ito na yung pinaka alignment nung fog light sa akin. Yun nga lang, ito lang isa tricolor. Kasi nga naghahati siya lang ng kulay. For example, ang napapansin nyo dyan, yung super white, ayan, mas lamang nga yung dito sa may left portion. Pero pag pinaandar ko yung itong yellow, is I think yung sa may right portion naman is medyo lamang yung light output. So yun lang yung napapansin ko. Pero meron dito, meron ako nakikita dito sa may left side. Pero yung mas lamang nga yung sa may right side. Pero pagka warm light, ayan, equally parang distributed yung sa light output. Lamang sila. Ay, parehas pala. Both left and sa may right side. Okay. So far naman, ngayon is wala pang kami nakakasilubong. Or ito, nakasilubong namin. Itong BRV na Honda. Hindi naman siya nag-high beam sa amin. So, hindi siya na sisilaw. Ayan. So, yun lang yung napansin namin.
Ito, hintay lang tayo makakasalubong itong nakamoto. Ayan, so far naman, hindi naman siya nagre-reklamo. Hindi tayo na high beam. Okay, goods na tayo. Bakit ako lang guys yung ano. Boom! Laksi, no? Stay tuned dun sa next video guys kung anong headlight dyan. Secret muna. Ayan, so palit tayo ng yellow. Magandang yellow guys sa pag umuulan. Ayan. So check na lang natin tong last na kotse na dadaan. Pag hinay beam tayo nito, ibig sabihin palit tayo to warm light. Ayan, warm light natin. Kung masisilaw siya. Hintayin na lignan natin. Last na lang to guys. Pagka nasilaw to, mali alignment ko. Naka warm light tayo. Ayan, so far guys, wala naman. Okay, hindi tayo hinay beam. So liliko na po tayo. Okay, nice. Okay guys, so yun lang. So this is warm light, ulitin ko lang para ayan, yung output niya super white yellow. So yun lang yung napansin ko on the driver side na light output. Okay. Ayan. So kung gagamitin nyo to lagi, kung fog lights lang, yung warm light ang pinakamagandang buga para sa akin na. So, and yung sa alignment ko, ewan ko lang baka may mali ako ng alignment. Update ko na lang kayo guys, baka mali yung alignment ko. Pero, dinoble check ko naman, hindi naman nakaangat at hindi tayo nakakasilaw. Yun yung maganda dito. Okay, dun tayo sa mga nagustuhan ko dito. Of course, syempre, yung tricolor feature nito. So, tatlong light mode yung mapipili nyo. Super white, yellow, at saka yung warm light. Yan, so sa mga maulan, tapos madilim, paakit kayo ng bagyo, magagamit nyo to. And of course, the price syempre. Presyo na to, nasa 1,000, I think. Update ko na lang kayo, nagbabago pa yung presyo. So check nyo na lang guys. Yan. Yung link ko na sa description ng video kung magkano or yung updated price sa Lazada and Shopee. Guys, may fake nito ha. Make sure na yung nilink ko is not fake. Actually, ito. Legit to na Novsite na N61T na tricolor. Full review guys, baka balikan ko kayo or mag-update na lang ako dito sa comment section area. For now, I'm happy with my purchase dito sa Novsite. Best budget, I think. Kasi ang ganda ng build quality. Kanina sa unboxing, nakita nyo yung closer look. Ang ganda. Talagang napaka-quality nung product nila. Pair to dun sa nire-recommend ng brother ko, which is yung Kion Sondra worth nasa 7,000. Fog light or LED lang. Na hindi ko naman inaano yung Kion Sondra, but you know, ang daming option na budget. Dyan na quality or worth it talaga sa ano ang pera nyo, diba? Like this, yung Novsite na to. Balikan ako kayo guys kung ano yung performance review kasi magkakambing kami ni Mrs. At try namin dun sa Marilaque Highway. Eh, may part dun na madilim eh. Walang mga street light. Alright, so yun lang guys. Yung video na to. Maraming salamat sa panonood. Next na upgrade ko siguro yung headlight na papakita rin sa inyo paano or paano siya ikabit dun sa expander ko. Yun. So there you have it. Thank you guys for tuning. Ako mula sa Action. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye guys.